So what's up mga tito, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko mga tito. Ngayong araw na to, nandito ulit tayo sa bahay mga tito para sagutin na naman yung tanong ng isa sa mga kaotit natin mga tito. Kasi nung napanood nyo yung video natin about sa super laking koi na akala nyo arwana sa sobrang laki, hindi na jumbo mga tito, jumbo. Papa jumbo ka sa laki, hindi na jumbo. So nung nakita nyo, nag-comment siya, hindi ko alam kung nag-comment o nag-PM sa akin, hindi ko na matandaan, hindi ko na rin mahanap mga otits. Pero yun ang tatalakayin natin mga otits ngayong araw na to. Kung pwede ba ang monster fish hindi lagyan ng air pump. Oh, no. Pero bago natin ituloy ang ating video mga otits, isang mabilisang shoutout muna tayo. Shoutout kay Marvel Makoy. Yan, suki natin yan. Kay Kenneth Manlusok. Yan, mga suki natin yan. Tapos kay JPC Aquatic and Fish Pond. Happy 1 year, otit, sa farm mo. And bisitahin nyo rin yan, mga otits. Kahit hindi ko alam kung tagasan siya, bisitahin nyo siya. So yun, mga otits. Don't forget to like, syempre, and subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. At huwag kayong mag-skip ng ads, mga otits, para syempre meron tayong panggalagala. Alam nyo na, mga tito. Yun. Bago yun, mga otits, balikan muna natin itong transparent na bubong natin, itong fiber na bubong natin. So, malaki talaga yung maitutulong na ito sa mga isda natin, mga otits, dahil meron ding kaugnayan ito sa tatalakayin natin ngayon. Hindi magtatagumpay ang gagawin nating setup kung walang sinag ng araw. Dito, mga otits, sa 2.5 gallon natin, meron tayo ditong flower horn fry na hindi natin nilagyan ng air pump. Kung mapapansin nyo, mga otits, wala tayong nilagay na filter at air pump dito sa fry ng flower horn natin. Yan ay dahil, mga otits, meron na po siyang lumot dito. At yung mga lumot na yan, nagpo-produce po yan ng oxygen para sa mga isda natin. Kung mapapansin nyo, mga otits, may purlings na nagaganap. Yung mga bumubula-bula po, pataas. O, diba mga otits, wala kayong nakita sa video. Hindi, pero kung titignan nyo mabuti yung video natin, may bumubula sa likod ng flower horn natin. Nagpo-purlings yung mga lumot, mga otits, na yun ang nagpo-produce ng oxygen para sa mga isda natin. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga otits, kanina, na kailangan natin dito, sa ganitong setup, para sa flower horn fry natin, ang pinaka talagang kailangan natin is yung sunlight. Hindi naman porket mga otits, hindi natin siya nilagyan ng air pump, pinapahirapan na natin siya mga otits. Kung mapapansin nyo yung gills niya mga otits, hindi naman siya hirap huminga. Hindi siya naghahabol ng hininga, hindi bumubuka-buka yung gills niya, at higit sa lahat, hindi namumula-mula. So hindi rin siya stress mga otits dahil hindi naman siya color black. At pag inangat natin yung kamay natin dito, aangat yan. Ang mabisang pang blackmail na lang natin dyan mga otits ay itong tubifix. Ewan ko na lang mga tito pag hindi pa siya umangat. So kung napansin niyo mga otits, sinunggaba niya agad. Ibig sabihin, kumain siya mga otits, hindi po siya stress. May umakit na bubbles mga otits, nagugulo yung surface ng water. So pag mas maraming bubbles mga otits, kapag tutok na tutok sa araw yan, mas maraming purlings, mas maraming bubbles, mas maraming pumapasok na oxygen sa aquarium natin. Katulad na itong air pump natin na to mga otits, nakadalasan ang tawag ng iba ay oxygen. Bibili ka ng flower horn? Bili ka ng oxygen! Papa, bakit ang lakot mo? Nahirapan ka ba sa science? Pero ang tawag talaga dito mga otits ay air pump. Dahil ang air pump, ang ginagawa nito mga tito, kung mapapansin nyo, nagbabubbles din siya paangat doon sa surface ng water. At pag umangat siya mga otits, nagugulo niya ngayon yung tubig natin. At pag nagulo yan, dun papasok ngayon yung oxygen. So kung mas malakas na ganyan mga tito, mas maraming oxygen yung papasok dun sa tank natin. Papa, paano nabubuhay yung isda sa ilog? Wala naman air pump. Nabubuhay mga otits yung isda sa ilog kahit walang air pump. Dahil gamitin lang natin mga otits itong millionaire pond natin na to. So paano nga ba mga otits? So sa ilog minsan merong falls. So kung napapansin nyo, ginugulo niya yung tubig natin, no? At sa ilog din, malakas yung agos ng tubig, gumaganon. Isa pa, gumaganon. Isa pa ulit, gumaganon. So kung maagos yung tubig mga otits, nagugulo ulit yung water natin. So parang ganito lang din yung ginagawa ng air pump natin mga tito. So pag nagugulo yung water natin, may pumapasok ngayon na oxygen na kakailanganin ng mga isda natin.
Ayun, mga tito, hindi po tayo breeder ng flower horn, pero naging groomer tayo ng flower horn. Sa aking experience, mga otit, sa ganyang kaliit, sa fry, pwede pa yan sa ganyan. Or pwede nyo siyang ilagay doon sa mga malulumot, yung malumot na malumot talagang tubig. Tapos yung nasisikatan ng araw, mga otits. Kasi nga, kahit maglagay ka dyan ng aquatic plants, hindi yan magpifilter. Hindi yan magpifilter ng maayos or hindi yan magpoproduce ng oxygen kung walang sinag ng araw or kung hindi nyo lalagyan siya ng LED light. So mga tito, pag ganito na siya kalaki, ayan, ganyan na siya kalaki, sa aking experience, mga otits, dun nyo na makikita na yung gills niya, bumibilis na siya, tapos namumula-mula na po siya. So, pag bumibilis na yung gills niya, nahihirapan na siya huminga, mga otits. Yun yung minsan, akit siya sa papunta sa taas, tapos bababa ulit. Tapos mga pangalawang araw, makikita nyo, kulay itim na po yung flower horn natin. Yun, magsabihin na stress na siya, mga otits. So, alam ko, mga tito, merong sakit yon. Nakalimutan ko yung tawag kapag kulang na kulang sila sa oxygen. So, ginamit nila ng ginamit to, mapipersa. Ayan. So, yon, may stress sila ng sobra, tapos magkakaroon sila ng sakit sa ganito. Sa panga. Mapanga na nga tayo, magkakaroon pa ng... Pero kung gusto nyo ano, nakakagulat, ano? Pero, pok! Pero kung gusto nyo mas bumukol agad yung mga fry nyo, mga otits, depende yan sa genes. Depende yan sa genes ng flower horn natin. Pero kung gusto nyo bumukol agad, yun, nangyari, nabalitaan nyo, no? Na maganda yung genes na nabili nyong fry. So, monster ko, may mga ganun. So, nakabili kayo ng fry. Lagyan nyo agad ng air pump. So, mas mabilis silang bumukol kasi hindi na nila masyadong ginagamit yung gills nila. Hindi na, basta ganun, hindi na nila masyadong nagagamit to. Kasi kumbaga, kapag may air pump tayo, parang ganun yun eh. Alam ko eh. Teka lang. Sipin ko lang. Pag may air pump, mga otits, parang isang beses lang nila ginagamit yung gills nila ganyan. Natural lang. Pero pag ganto-ganto lang, kasi syempre mga otits, hindi naman nagpa-purlings yan sa gabi. So, dobling ginagamit nila ngayon. Dobling enerhiya ngayon yung ginagamit nila. Gumagamit yung gills nila, di ba? Para akong dobo eh. Ayan. So, yun. Kung gusto nyo bumukol agad, mga otits, gamit kayo ng air pump. Ayan. Para mas maraming oxygen. So yun nga, pagka walang air pump, nagdodoble yung ano, kinakailangan nilang pwersa. Kasi pag gabi naman, hindi naman masyadong nagpa-purlings, hindi nagpo-produce masyadong oxygen yan. So, yun. So mga otits, may binibenta tayong beta tank, 4x6x8, 4x4x6, eto naman siya. Visit lang kayo mga otits dito sa shop natin. 8x8 na aquarium, available din mga otits, Vita Gold, Antichlorine, Optimum, Titanomics, Fishwood, Fishnet, ayon, available din yan, madami pang stock dyan sa likod. Yon, nagpapasalamat lang ako mga otits sa tumatangkilik ng mga videos natin at syempre, sumusuporta, no? At lalo yung mga bumibisita dito mga otits sa shop natin. Dito yan mga otits, sa Bria Homes 13, Elena Unit. Open open for visit mga otits. So dahil doon mga otits, medyo nauubos yung beta natin at nagbi-breed na tayo ulit. Meron tayong crown tail mascot na kinukondisyon. Meron tayong koi na kinukondisyon. Fancy na kinukondisyon. Multi na hindi pa nagbabakbak ang pagka bicolor. At saka multi na crown tail. So mga otits, dahil paggabi na, diba sa palengke pagpagabi na, may mga promo yan. Promo, sa naghahanap ng promo mga tito, eto na. Kumain na natin sila mga otits, ayan. So ito yung Grizel. So maganda yung forma niya, bullet head yan mga otits. Ito yung kasama sa promo. Fancy. Ayan, may blue banding. Teka lang. Lumayo. Ayaw magpa-video. Ayaw magpa-vlog ng isa mga otits. Dito na lang tayo. Ayan, ito na lang yung kasama sa promo natin. FCCP White Scale. Light Base. So kung gusto nyo ma-avail yung discount natin mga otits, 2 pairs na yung bilhin nyo. So, pag 2 pairs yung binili nyo, syempre, hindi lang discount yan, may free pa yan kay Tito. Kung ayaw nyo mga otits yung forma ng grizzle natin kanina, ito pwede rin tong grizzle na to. Yun o. So, pwede silang dalawa na yung kunin nyo. Yun, ilalagay ko na lang mga otits yung Facebook ko dito sa comment section. I-PM nyo na lang ako mga otits. Kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. Please like, share, and subscribe. At nyo kakalimutan mag-comment ang hashtag.
Ang gatas lang. Happy fish keeping sa lahat. Enjoy lang sa abi. Fish.